Lilinisin na natin ang ating isdang gagawing buro. Kapag gumagawa tayo ng buro, mga kabalan, dapat yan, inuulit ko, yung isda malinis, kung pwedeng mawala ng diretsa yung pinakadugo niya. Tsaka yung bangos, di ba meron siyang itim sa loob? Yung parang sa tiyan niya, yung itim, alisin din natin yon para hindi mabaho ang ating buro. Yung kasing buro, kaya mabaho yan, nasa paggawa lang yan. Minsan marumi, hindi naman sa marumi, kaya lang. Pero minsan kasi, kung kailan mabaho yung buro, doon masarap. Eh dito sa amin, mga kabalen, hindi naman lahat dito kumakain ng buro. Kaya kapag niluto mo, naamoy ng kapitbahay. O, di ba? Dito lang sa atin, kapag naamoy nila, huy, nagluluto ng buro. Tara, magkikain tayo, di ba? Dito, hindi ba? Dito, baka tatawag pa sila ng pulis. Kabalay, nagluluto na rin ako ng kanin na gagawing buro para palamigin muna natin. Ang paggawa ko ng buro sa kanin, ang ginagawa ko yung kanin hindi gaanong luto. Parang malabigas siya kasi kapag luto yung kanin, tapos nilagay mo yung buro, kapag niluto mo na, magiging parang tubig na lang kasi matutunaw pa yung kanin eh. Magiging malambot pa sa lugaw kapag pinabaya mo malambot yung lalagay mong kanin. Kaya dapat medyo matigas yung kanin, yung parang malabigas pa siya. Para kapag nilagay mo na, after kapag naging buro na, kapag niluto mo, hindi siya purong tubig. Minsan kasi yung iba ganun ginagawa nila, kaya nagtutubig na lang yung buro, wala nang ano, puro ano na, parang lugaw, malambot pa sa lugaw, di ba? Pero iwain muna natin yung ating mga tilaps, ang ating mga bangus. Yan. Ako, mga kabayan, ang ginagawa ko sa paggawa ng buro, hindi ko hinahati isa-isa yung bangus. Inaano ko siya. Yung para bang tawag doon? Parang dinadying style. Para madali siyang matunaw. O, di ba? Yan. Yan. Para madali siyang linisin. Tulad niya, pwede mong alisin itong bituka. Tapos itong itim, alisin mo rin itong pinaka-itim niya, yung parang taba. Yan, di ba? Ganyan, mga kabalen. Para malinis, malinis yung ating paggawaan ng, yung malinis yung ating buro. Siwain natin maliliit na ganyan. Itong ating kanin. Ito. Mapakakabalan yung ating kanin. Yan. Medyo hindi siya ano. Yan, no? Luto na siya. Hindi siya matigas siya. Hindi siya kanin na kanin talaga. Yan.
sira na itong stand natin. Sino kayang mabait na magbibigay sa akin ng pera pambili ng stand? Yan. Ay, mainit! Oh! Mainit pala. Yan. Tapos... para lumabig yung ating kanin. Yan, tingnan nyo, malabigas yung kanin natin. Tapos magluluto na tayo ang kanin natin, babaunin mga kabalin. Yan! Magluluto na kayo ng kakainin ninyong kanin mga kabalin, huwag na yung malabigas, ayusin na ninyo yung tubig. Ito yung gagamitin natin mga kabalin sa pag-stack ng buro, kaya linisin natin maigi. Pag gumagawa ako ng buro, ginagamit ko garapon, yung babasagin, hindi yung plastic. Ayoko ng plastic. Nung sa Pilipinas, yung nanay ko gumagawa siya sa balanga ba yun? Yung parang ano? Banga? Banga ba yun? Yun. Yan. Yan, malinis na ang ating garapon. Palamigin natin. Malamig na siya, kaya lang maganda yung malamig siya. Tapos titigas. Yan. Mga kabalin, babanlawan na natin ang ating mga isda. Yan, ang ating mga isda. Banlawan muna natin. Medyo nabawasan na yung parang dugo-dugo. At ngayon mga kabalin, lalagay natin dito. Yan. Para malinis, lagyan natin ng asin. Lamas-lamasin. Lamas-lamasin. Yan. Magdagan natin mga kabalin. Yan, mura lang naman to. Yan, lamas-lamasin natin ang ating isda para mawala yung konting ano pa. Kasi may dugo-dugo pa, lamasin natin. Ito yung pampawala ng amoy kapag ginawa mo na yung buro. Dagdagan natin ng asin mga kabalin, mura lang yung asin. Ito, siguraduhin natin kasi dapat na malinis to. Kasi kapag hindi malinis, hinihintay natin ng isang buwan, dalawang buwan, tapos hindi siya maayos, o wala. Wala tayong napakinabangan, sabi nga. Yan, mga kabalin. Yan, tulad nito, meron siyang itim, oh. Alisin na natin to, pati yung parang taba. Kasi hindi naman natin makakain yun. Para malinis ang ating buro. Hindi siya maamoy. Yan, mga kabalin. Yan. Tapos, panlawan natin muna sa isa. Panlaban-law natin yung medyo malamig ng konti, hindi yung mainit. Yan, panlawan natin ang isa-isang ganyan. I-check natin, baka mayroon pa siyang dumi. Itong dugo, konti na lang yung dugo, at least makawala na yun. Ito. So, tulad nito. Yan. Kaya kung pwede, maalis natin to, itong itim-itim niya to. Yung tinik, huwag na natin alisin kasi nakadikit pa yung laman eh. Sayang naman. Masasama yung laman. Yan. Ito, tulad dito, malinis na. Yan, oh. Ito, itong ano, alisin natin to. Tapos, stay pa natin konti. Lamasin pa natin ng konti ng asin. Yan mga kabalin, hugasan pa natin ng asin. Yan, malinis na. Pero ano pa natin, isang hugas pa ng asin.
Ayan mga kabalen, sure na tayong malinis ang ating isda. Hintayin lang natin matuyong konti tapos ilalaglag na, ilisasaksak na natin doon sa garapon na may lalagay natin ng kanin. Ayan mga kabalen, malulig na yung ating kanin. Lalagay na natin ang ating isda. Pero dito sa kanin natin mga kabalen, dapat buburan natin ng konting asin. Yan. Para sigurado hindi mangamoy. Mahirap na. Kasi matagal natin itatago eh. Yan. Dapat sigurado yung malamig ang kanin mga kabalen. Pag hindi, maluluto yung isda natin. Yan mga kabalen. Umpisa na natin. Lagay natin sa garapon. Una, yung garapon, lagyan natin ng konting asin pa. Konti lang naman. Yan. Tapos, lagyan natin ng kanin. Yan. Yung ano, takpan natin yung pinaka ano niya, weight niya ng kanin.